Good morning po mga classmates. Hey, classmates. Doc Jong. And our PBMA president, Lucong Macho. Ako din. Papakita na ng katawan, ha? So nandito po kami ngayon sa NUM Game Farm. At magpapakain daw si Dr. Nilo Magtibay. Yan, si Doc Jong ay mamaya ay mag-ano kami yan. Sasayaw. Pwede ba hawakan ng mga manok ni Doc Nilo? Pwede, pwedeng-pwede ang hawakan. So nandito kami after the PBMA convention. Nag-decide kami dito na pumunta dahil ito po yung eskwela namin. At syempre papakita niya yung mga magagandang practices niya na ginagawa. Okay, so ito. Ayan, si Dr. Nilo Magtibay. Si Dr. Nilo Magtibay, yan ang isa sa mga mentor natin sa pagdating sa pagmamanok, sa breeding ng game fowl. Siya ang mas eksperyensado. So ito, syempre mayabang to eh. Pakita niyo. Hindi, biro lang. So ito eh. Titignan natin yung mga... Ano to, anong ano to, Doc? Ay ano to, local? Yeah, for local. Local to, no, local. Pero hindi pa banded. Meron tayong bold star sa harap. Doc, hindi ko pa nababawa. Doc, may expo. Uy, meron kang ano ah. May expo ho tayo sa Daba, sa Cagayan de Oro. Uy, may expo daw. Ang mga CCU dito dadalhin sa Daba. Expo sa Davao. So this coming March 15, 16, and 17, see you in Limkitkay. Limkitkay. Yes. Limkitkay. So ito'y pupunta ng? Cagayan de Oro. Kailan nga po ulit? This coming March 15, 16, and 17. March 15, 16, 17, magkita-kita po kayo sa Limkitkay. Ayan, pumakyaw na kayo. For local banding. Yan, for local banding. Mga ano po ito, mga, ang marami dito. Gold. Doc, anong lahi itong mga puti ang padok? Some are butchers and roundheads. Yung iba butchers, iba roundhead. Dito, ang mga nakuha ko nung araw dito, yellow leg hatch, tsaka yung mga enyo, yung mga Walton hatch. Doc, ito Doc, ano, iba't ibang breed so ito. Ito, at malaking karangalan po na kami nakarating dito sa farm ni Dr. Nilo Magtibay. Different ano, bloodlines, different fighting style. Mm-hmm. That is why Doc Eugene is asking me what are the bloodlines. You have the roundhead, kelso, sweater, hatches, domes, wilds. So many to mention, no? So they are not just chickens. They have bloodlines, winning bloodlines. Ito yung mas maitat na kaunti. So, parang masarap sa tinola lang yun. Ayan. So, syempre, lahat kami masaya dito. Mahal na tinola. Meron kasi kaming kasamang mga foreigners na from Ukraine. Kaya, pinasyal na rin namin sila. Syempre, kasama natin si Dr. Castro at si Dr. Basinag. Mga idol natin yan. Basinag. Basinag. Oh, taga sa atin. Yan ito. Si Basinag natin. Si Basinag. Si Baltasar. Balti. Kapatid ko yun. Ay, kapatid mo yun? Kapatid mo. Ayun, tama, napakalit na mundo. Ito mas malaki-laki. Dok, ito ay early bird din? No. Ay, sorry, local? Local banding. So, local banding din, no? These birds are December 15 to January 15 born. So we have our calendar here for the studies. So if they're born early, they are eliminated in the calendar. So they must have four primary feathers. So we have all right. So yan. Makikita nyo yan sa March 15, 16, 17. Sa ano? Sa Limkitkay. Ang ganda ng manok ni Doc Nilo. No? Yung mga bulik na bumabalik-balik. Andito yan. Napakalalaking mga local ano nito. Doc, ito ay banded na ho ito, Doc. Doc, banded na ho ito. Pakita natin kayo ito, yung guava. Guava. Bayabas. You know the guava tree? Ang ganda rito.
So ito yung growing area ni Dr. Nila Magtibay. Swerte natin nakapunta tayo rito after ng convention, nung pagod, nung mga debate, no? Ito yung side trip na talagang minimiti-miti natin dahil mahilig po talaga tayo sa ganitong klaseng mga manok. Wala yata naman na dito. Saan yung guava? Saan ang daan, Dok? So ito, range area pa rin ito. Ito yung pinaka-aisle. Kabilaan niya, range area. Ang maganda rito, ito actually ang isang natutunan ko rito. Sa ibang video, tsaka ibang picture ni Doc Nilo, tingnan mo yung tipi ha. Tingnan nyo. Akala ko, isa lang na nasa likod. Pero dalawa siya, dalawang puno siya. Tapos, yun, nakatulos. Dalawang puno siya. So, bukod sa kakawate na tinitrim niya, nilalagyan niya ng dragon fruit na pwede rin pagkakitaan. So, yan ang itsura. Dalawa pala, hindi pala isa. Dati nakikita ko, akala ko nasa likod netong tipi, isa. Pero dalawa pala siya. So, yan ang itsura. Oh. Grabe, kaganda ng bahay dito. Pati ang klima dito, ang ganda. Tingnan yung mga bundok doon. Oh. Nasa paanan ng bundok itong NUMA farm. Ayun. So, ang swerte namin at kami na-itour dito sa malaking farm at sa pagbisita natin dito, syempre, lagi nating pinupulot yung mga magagandang practices para, syempre, dapat para umunlad tayo. Kailangan kasi sa pagmamanok, mga ganitong bagay, kailangan tayo ay laging mababa ang kalooban para marami tayong natututunan. Hindi pwedeng masyadong magaling. Yan. So, kailangan lahat nire-respeto po natin. Ito pa, tingnan nyo po itong isang sistema ng tipi. Oh. Ito matodok. Oh. Oh, ito yung sinasabi ko kanina. Oh. Isang diretso. So, mangyari, pag andun yung silong, pupunta doon yung manok. Pag nandito sa kabilang araw, nandun yung manok, dito naman sa kabila si silong. Pero pag walang ano, pagka ito'y, paano to pag umulan? Wala talagang silong. So, pati bayan. Yun ang literal na matiramatibay na tinatawag. Eh, mamaya, makita sana namin yung breedingan dito para makakuha tayo ng tip kung kaya bang gawin sa maliit nating farm sa Triple Dragon Game Farm. Ano? Doc, yung tipi mo doon, parang isang gitna lang. Ano yung, paano yung pag-umulan? Walang silong? Yung hapunan na yun. Ano yun? Actually, natanggal na yung kabilang pair nun. May pair talaga yun. May pair. Hindi siya ganon. Pero sa mga ibang farm dito, naman, isang stand lang talaga. Yun na yun. So yan na yan. Parang kahit umulan, okay na yan. Walang silong. Kasi, yun. Sunrise. Oo nga. So, punta sila doon lang sa kabila. So, yun. Wala na rubber tipi. Kaya lang, Dok, napakalakas ang hangin dito pagka ganitong ibang December, January. Ngayon nga, ito mo, medyo mahangin ng iba. Pero pababa na rin yung amihan eh. Malamig din talaga. Sobra na papag dito. Ito na pinakamainit na inaabot dito. Yeah, ito, mainit na to. Kita mo, Dok, yung nakahubad pa nga si Dok Harris. Eh. Ito na yung mainit dito. Pero hindi marami. Mangingitim ka. Pero ito, kaya. Oo nga. Ako hindi mangingitim. Mamumula ka. Pero marami akong yung sunspots daw to, yung parang freckles ko eh. Ito, Jokyo, pumasok ka dito. Wala, hindi ka magaling sa manok ano. Hindi. Pupunta tayo dito. Ito, mas maliit ka po. Mas maliliit. Ito, mas maliliit naman to. Ano to, Doc? National? National na, lalaki ng national ni Doc. Eh. Sa akin eh, yung iba binobrooding pa lang, grabe. Grabe ang ano nila dito.
Ayun, brooding nga ni Doc, oh, sa loob. Nasa loob ka, Doc? Ah, kaya palabas mo. Ang dami. Ang dami. So, yung mga nag-aabang na mga taga Mindanao. Ayan, sa Limkit Kay, grabe, oh. Oh, lalaki na, oh. Ato, bata to. Bata. Ano to? Oh, laki ng katawan, oh. Oh, yan ang mga makikita nyo sa Limkit Kay. Pero pagdating... Hindi, bata na to, Doc. Eto, idadali mo tayo, hindi. Hindi, yung mas malalaki. Yung mas malalaki. O, so yan, mga classmates. One. March 15, 16, 17 ay Limkit Kay. Kita-kita po kayo doon nila NUM Game Farm at makakakuha kayo ng magagandang mga lahi po doon. So, God bless po mga classmates. The female from the male.